ng ampalaya, kangkong, pero kailangan ko karne. Ang turo pala, pag cancer patients pala, hindi nyo dapat din na diet. Mali palang gawa natin. Pag may cancer na, bigay mo na lahat ng taba na gusto niya. Taba, baboy, lechon, kahit ano, basta kumain lang siya ng kumain. Kasi may kalaban na siyang bukol eh. May cancer na siyang kalaban eh. So, dapat po ganoon. So, basically, salamat po. Salamat sa mga prayers nyo. Mukhang very, very effective. Tingnan natin kung magtutuloy. So, yan ang unang miracle na hihingi natin na sana hindi lang naman ako ang gagaling. Gusto ko lahat tayo sabay-sabay. Maraming may cancer sa atin, di ba? Maraming may cancer, baka hindi nila alam. Maraming meron mga malulubhang sakit, di ba? So, yun po ang unang reason. Mukhang gumaganda pakiramdam. Ano? Parang normal na, hindi nyo nahalata eh. Hindi na siya halatang may sakit eh. Di ba? Kita nyo naman yung mukha na may sakit. Oh. Kahit pakita ko pa leeg ko sa inyo. Hindi na halata. Wala nang galit eh. Ano? Nakita mo naman nung una hanggang halos hanggang ulo yung humihilab sa akin eh. Tsaka dati hindi ka talaga makakain. Ngayon malakas na. So, iba talaga, mukhang miracle kasi sobra hirap daw kalaban tong sarcoma. Sarcoma daw mahirap talaga. So, that's one. And second, baka magulat kayo, in-inform ko naman kayo, magpa-file po kami ni Doc Lisa for Senator May 2025 para paggaling natin. Ang tapos ng treatment ko kasi November. So, by December, dapat nasa Pilipinas na ako. By December, first week, second week, bago mag-Christmas, sa Pilipinas na tayo. Tuloy-tuloy na tayo sa Pilipinas. So, by that time, matagal pa naman yung campaign period eh. Matagal pa naman, di ba? So, by that time, hopefully, malakas na tayo at makakatulong na tayo sa tao. Di ba? Bakit pa? Ayan, tinatanong, Doc, may sakit ka na nga ng cancer. Bakit ka pa kailangan tumakbo at tumulong sa tao na yan ang gusto mo? Hindi ba pwedeng mag-abroad ka na lang? Number one, magsaya-saya ka na lang. Sasabihin nila, pag ako may cancer, mag-abroad na lang ako. O mag-e-enjoy na lang ako ng buhay. Sasamahan ko na lang yung asawa, anak ko. Pwede naman yun. Kung yun po ang gusto ninyo. Okay? Para sa inyo, kung yun ang gusto nyo, ganun na lang, enjoy na lang. Tama naman yun. Wala naman nagpipigil sa inyo eh. Diba? Kaya huwag nyo ako pipigilin. Huwag nyo ako pipigilin. Iba kasi ang gusto ko. Kung maiksi, mahaba, kung bibigyan ako ng Diyos ng isang buwan, isang taon, malay mo, 10 taon, malay mo, bigyan pa ako ni God ng 20 years. Diba? Baka pag naayos to, actually, ang dami naayos sa akin, ha? Kahit yung mga ibang sakit ko, yung mga varicose ko, nawala, eh. Yung varicose ko, yung mga manas ko, lahat nawala, eh. So, parang siya pala talagang gumugulo sa buong katawan ko. So wag niyo po akong pigilan. Kasi hindi naman para sa akin to, para sa inyo to. Okay? Sanay na kayo sa mga corrupt na politiko, eh. Try naman tayo ng matino. Try it once, di ba? Try nyo once. Sabihin, mahina si Doc. Paano nyo nalaman mahina? Utak nyo na siguro nahihinaan. My God. Hindi ka naman pwede banat ng banat na hindi nag-iisip. Di ba? Hindi ka naman pwede banat dito, banat dyan, banat dyan. Kita mo nga ngayon, yung mga senador at congressman, walang bumabanat eh. Halos walang bumabanat, di ba? Tama, mali, wala lang bumabanat eh. Pero ang gagawin natin, sa takbo natin, ang pinakakakaiba natin, explain ko po sa inyo, ay wala tayong campaign funds. Mula umpisa, hindi ako tumatanggap ni maliit na pera, ni piso, kahit kanino. Bakit? Oras na tumanggap ka. Senado. Senado is ang funding ng Senado. Minimum 100 million, 300 million, 500 million, 1 billion or more. Yan ang minimum budget.
minimum budget. Tayo wala tayong gagamitin ganung budget, baka 500,000 lang. Kasi pag tinanggap mo yung 5 million, 10 million, sigurado may kapalit yun. 100% maniwala ka, may kapalit yun. At pagdating doon,